pag okay na yun, balikan niyo na po ako, ha? Yun lang. Ay, wait lang. Zoe! What? Gusto mo palakpakan din kita? Oh. Ayan. Magaling ka na. Ikaw na ang best neurosurgeon in the world. Ano, masaya ka na? Zoe. Zoe, huwag mo naman akong ganyanin. Gusto ko lang naman kamustahin yung tatay natin, eh. Hingi nga sana ako ng pabor sa'yo. Sana kapag pumunta ka ng ICU, baka pwedeng yakapin mo siya para sa'kin. At sana pwedeng bulungan mo rin siya. Sabihin mo sa kanya na pinagdadasal ko na gumaling na siya. Na gusto ko na siyang makasama ulit. Yan lang naman. Salamat. Ba't hindi ikaw magsabi sa kanya? Ibig sabihin... Oo. Kaysa naman ako utusan mo. Kapalaman mukha mo. So... talagang pinapayagan mo na akong bisitahin si tatay? Kamusta ka na po? Alam niyo po, Tay. Ang saya ko po ngayon kasi piniyagan po ako ni Zoe na bisitahin po kayo. Mabait naman po yung kapatid ko eh. Kailangan lang talagang nilalambing siya. Alam niyo po, Tay. Masaya po ako ngayon kasi nakapagligtas po ako ng buhay, Tay. Napalakpakan nga po nila ako, eh. Tapos pinupuri po nila ako. Pero, alam niyo po, Tay, hindi po mahalaga sa akin yung mga papuri po nila kung wala po kayo. So, totoo lang po, nalulungkot nga po ako, eh. Kasi nakapagligtas po ako ng buhay, pero hindi ko po kayo maligtas. Hindi naman po kasi tayo Diyos, di ba? Tayo mga doktor. Pero pwede ka naman pong ipagdasal yun, di ba, kay Lord na mag-ilingin niya po kayo. Yun naman din po yung lagi ko pong ginagawa, eh. Kasi gusto pa po namin ng kapatid ko na makasama po kayo ng matagal. Kasi kailangan pa po namin kay ni Zoe. At mahal na mahal po kita, Tay. Mahal na mahal po namin kayo ng kapatid ko. At para lang po alam mo, Tay, mahal na mahal ko din po si Zoe. Kaya sana lumaban po kayo kasi kailangan po namin kayo, eh.
Akala ko, mahal mo ko. After everything that I did to please you, for so many years, lagi mo sinasabi sa akin that I'm enough, na it's okay. You want me to enjoy life? Don't be too hard on myself. Hindi naman pala totoo yun. You never really loved me. Madali mong tinapon lahat ng panahon na pinagsamahan natin. Kasi hindi mo naman pala ako anak. Kaya pala hindi ako magaling na doktor. Kasi hindi naman ako galing sa'yo. Deep inside, frustrated ka sa'kin. Kasi wala akong kwenta para sa'yo. Wala! Hello? Pwede po ba tayo magkita? Zoe? Hi, tita. Hello. Sorry, tita. Naabala pa kita. No, it's fine. Hindi mo ako naistorbo. You're like a daughter to me, Zoe. Tita, I won't beat around the bush na po. Alam ko namang alam niyo kung ano yung nangyayari sa family ko. Tsaka close ka rin naman po kay Mom, so hindi na ako nagdalawang isip na tanungin ka. Tita, kilala niyo ba yung real father ko? I'm sure kilala niyo ho yun. I'm sorry, Zoe. Hindi ko alam ang sinasabi mo. I have not met your mom until you were 10 years old. Kaya, wala akong alam sa past niya before that. Tita, sure ka ba? Baka naman para ka rin si mami, ayaw mo sabihin sa akin yung totoo. I won't do that. Kung alam ko, I'd tell you. Please, can you help me? Can you find out for me? Ayaw kasi sabihin sa akin ni Mami kahit anong pilit ko sa kanya eh. Zoe, kung ayaw niyang sabihin sa'yo, there has to be a reason. Kung aalamin ko naman, sa'yo nga ayaw niyang sabihin. Do you think sa akin pa sasabihin niya yun? Tita, nahihirapan na po kasi ako eh. Ang bigat na nung pinagdadaanan ko. Kilala ko ang mami mo. All you have to do is believe her. May mabigat na dahilan kung bakit hindi niya ipinapaalam sa'yo. Maybe it's just the right timing. Sasabihin din niya sa'yo yun.